بابا لي كريم، بابا لي كريم، بابا لي كريم. اوكي، magandang magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na po tayo sa programang Buhay or WYON at iba pa. Siyempre, tayo po ay nasa siyensya, teknolohiya na mapapakinggan ding araw po ng Miyerkules mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. At bago po ang lahat, batiin po muna natin ang ating mga kaibigan sa apat na sulok ng mundo. Siyempre po, ang Bantay at Kasangga ng OFW International. At batiin po natin ang pinakaama, founder ng ating samahan na Bantay at Kasangga. Walang iba kundi si founder Albert Lawing Wanson. At siyempre po, ang Qatar Chapter BK na napakasipag po sa pamumuno po ni Sir Eli. Hello po, Sir Eli. At siyempre sa lahat po ng officer ng Bantay at Kasangga Qatar Chapter, hello sa inyo. Sa Saudi Arabia rin meron po tayo. Hindi lang po yan sa apat na sulok ng mundo nga po. Eh kaya hindi na po natin sila iisa-isahin kasi napakarami po nila. Masasabi ko lang, ingat po kayo saan man po kayo naroon. Palagi pa rin sumunod sa protocol kasi kasama pa rin po natin si Mr. COVID. Ganon din po yung ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Patuloy po kayong magmasa, no? Sabi nga, choice nyo yon. Pero ganun pa man, para din po sa inyong sariling protection, magsuot na po kayo ng mask. Ayan, okay. At siyempre po, tayo po yung magbabalita ng mga naging kaganapan, ano, sa ating paligid. Unang-una po, i-congratulate natin ang masipag po na CHED Commissioner. Ito po yung sa ano po ito, hintungkol po ito sa Higher Education Commissioner na si Dr. Ronald Adamat po. Excuse me. Kaya po natin siya kinocongratulate dahil po sa kanyang kinompose na awitin. Ito po yung para sa awit para sa kalikasan ni CHED Commissioner Dr. Ronald Adamat. Ayan. Sabi nga po eh, naging matagumpay itong mini concert na ginanap kamakailan lamang sa Quezon City po. Tinatawag na City of the Stars. Ito po yung launching na ito na may pamagat na sana ay kinompose po ng masipag nating Commissioner ng Higher Education, CHED, na si Dr. Ronald Adamat. At syempre po, ito yung ginanap sa Pio Baggi FB Restaurant na napakaganda po ng lugar. Napakaganda sa mga event kasi po maganda po yung kanyang ambience at saka po ang food ay masarap at syempre most of all affordable siya. Okay, sa nabanggit na gabi ng kasiyahan, masayang gabi para sa kalikasan, ang mini concert ng kantang Sana na inawit ng grupong Parfly. Siguro kilala niyo na po ang grupo nito. Ito po yung dating miyembro ng bandang Kuzi. Sila po ay pinangunahan po yan ng vocalist na bukod sa alam niya na hindi magpapahuli sa BTS. Walang iba kundi si J. Norman Ustiniani. Siya po ang umawit ng Sana na kinompose po ni Commissioner. At syempre, itong Parflies na to ay meron din po silang mga kompletong banda. Si Jun G. Dosdos, siya po yung nasa rhythm at keyboard. Kasama rin po si J. at Jun G. ng Parfly, sina J.C. Del Rosario, siya po yung bahista. At syempre po, andyan din po si R.M. Tolentino on drummer, at si Pat Galot, siya po yung lead guitar. I-congratulate natin si Commissioner ng CHED, Dr. Ronald Adamat. Palakpakan po natin siya. Okay, sino yung nagpapa-shoutout sa atin? Basahin muna natin. Sino siya? Blessed happy afternoon. Si hello JM Amaro. Thanks for watching, ha, JM. Ingat po kayo diyan. Okay, at napakinggan po muna natin.
meron po tayong maikling mensahe po ni Dr. Adamat, Commissioner Dr. Adamat. Yung pong kanyang mensahe at opening po ng launching ng kanyang inawit at kanyang kinompose na awiting sana. Panoorin po natin. Before we close, siguro baka isang kanta sa last na lang ulit yung sana. Pero I have to acknowledge the officials that are around. Most of them are coming from the SUC under my charge, State University of San Felipe. And then sila, from Eastern Samar State University, okay, ayan po ang napapanood niyo po. Ayan po yung place na sinasabi ko na maganda po yung lugar. Ano? Ito po yung tinatawag na P.U. Baggy F.B. Restaurant. At syempre po, sa nakikita niyo po sa video, nagpapasalamat po si Commissioner Dr. Alamat sa mga dumalo, sumuporta sa kanyang launching ng kanyang pinupost na awiting sa awiting para sa pagkasa. At sa nakita niyo po sa video, ito po yung mga friends from media at mga kaibigan po niya na nanggaling pa po sa iba't ibang lugar. Malayo po bang pinagaling po, pumunta po sila dumalo para suportahan ang ating Chief Commissioner at Dr. Adamat. At sa po, patuloy po nating suportahan ang ating pumasipag na Commissioner. Sabi nga eh, hindi lang talagang serbisyo publiko si Dr. Adamat, kundi isa rin siyang composer, isa rin po siyang mang-aawit. At syempre, pagdating po sa mga charity, napakarami din po siyang mga public service na ginagawa. Palakpakan po muli natin. At syempre, congratulate din natin ang founder at organizer. Siya po yung nag-organize yan. Ating pong president po ng PMI, walang iba kundi si Bernard Mendoza. Hello po, Idol Bernard Mendoza. Syempre, si Noli, nandyan din po. At lahat po ng mga media po ng PMI, nakasuporta po sila lahat. Hindi ko na po sila isa-isa yan, napakarami po nila. At thank you din po kay paring Max. At paring Rick, na sila rin po yung thank you po sa mga photos din na inyo pong senior. Ayan. At syempre, pagdating naman po sa siyensya, teknolohiya, pero bago lahat, siguro hinahanap niyo yung ating partner. Alam niyo po ang ating partner na si Miss Jeline Valenzuela ay napaka-busy po ngayon. Kasi po, i-congratulate din natin siya dahil nakapasa siya sa kanyang dadaluhan o nag-join siya sa isang competition na hindi basta-basta competition. Abangan na lang natin yung mga susunod na kabanata sa buhay ni Miss Jeline Valenzuela. Masyadong makulay ang buhay ng ating the youngest international life coach. Stay tuned lang mga OFWs, ha. Sabi nga, babalik din kayo sa ating bayan para magnegosyo. At syempre pa, speaking of negosyo, business, ang ating DOST ang talagang sumusuporta para sa ating mga OFWs. In fact, marami na po mga successful na negosyante, no? Na sila po yung sinuportahan ng DOST NCR. Yan po. At di lang po yan, meron din po tayong mga kababayang, mga, hindi lang po mga OFWs at kanilang pamilya, napakarami po mga entrep, no? Small, at saka nagsimula sila sa mga maliit na business dahil sa suporta po ng DOST. Ngayon, mga kilala na sila, nasa market na sila at successful na yung kanilang mga negosyo. Ang pagtulong po ng DOST ay talagang mula umpisa, tinatawag na startup, tapos financially meron po silang support, and then mga processing, mga food processing, whatever business na gusto yung pumasok sa so food or steel, anything, nandiyan po sa DOST. So, ang babalita po natin ngayon, yung naganap
na National Science and Technology Week. Na makailan lang yan, ano? Dito nga po natunghayan ang lahat po ng magagandang accomplishment ng Department of Science and Technology. At siyempre, palakpakan po natin ang DOST Secretary Renato Solidum. Hello po, sir. Congrats po sa accomplishment nyo. At siyempre po, ang dating DOST Secretary, na kaibigan po ng lahat, walang iba si kundi si DOST Secretary Fortunato de la Peña. Yan, bahagi rin po yan. At lahat-lahat na po naman nagbaan natin mga secretaries. And of course, ang atin rin pong mga DOST directors, sila po ay bahagi. Ang Picard po, si Director Ray Ibora, napakasipag po rin yan sa Region 2. Si Director Sancho Maborang, si Dr. Glenn Ocaña ng Leyte. Ayan, at dami po niyan pag isa-isa po natin. Pero thank you po kung pasaysa na po kung hindi po lahat kayo ay mabanggit ko. At siyempre ang ating mga kaibigan sa Pagka-Ord, yan po napakarami rin pong project niyan. Mamaya po eh babanggitin po natin siyempre po si Ma'am Marita at si Sir Melvin. Nami-miss na po namin kayo dyan sa Picard. Okay, pakinggan muna po natin to. Ang song ng National Science and Technology Week. Ito yung parang pinaka-team song po nila. Okay, siyempre, bigay tayo ng mga balita kung anong mga nangyari dyan sa National Science and Technology Week. Napakalaki pong ano nito, event, ano, ginaganap ito every year. At siyempre, kami po mga science journalists, kami po yung laging nandyan ever since tayo po yung nakamonitor sa mga ginagawa po ng DOST. Siyempre po, marami na po tayong naging kaibigan sa nabanggit na, siya na ating pamahalaan. DOST po, masasabi ko talagang napakarami pong nagagawang proyekto na nakakatulong po sa ating ekonomiya. Siyempre, itong National Science and Technology Week ay nabanggit ko at sinabi kong napakalaking event. Bakit po? Dahil sa unang araw po ng pagbubukas po nitong NSTW 2022, ang ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Siya po ang nag-opening ng National Science Technology Week at siya po ay dumalo sa World Trade Center sa Pasay City. Isipin mo, after 2 years na virtual format na ang ginagawa dahil sa pandemic, ito po yung pagkakataon na nagkaroon po ng face-to-face at dinaluhan po ito ng ating Pangulong BBM. Alam niyo po kung bakit dumalo ang ating Pangulo? Kasi alam niya po na ang DOST ang pinakamalaking ahensya na malaki ang maibabahagi sa pag-unlad ng ating bansa, ng ating ekonomiya, siyensya, teknolohiya. Yeah. Totoo yung sinasabi ko kasi kikita po natin lahat-lahat po ng ating ginagawa sa araw-araw. It's science. Okay, so ang mga nakita po ng ating Pangulo doon sa naganap na exhibition, mga showcases ng NSTW, yung pong mga latest innovations, inventions, at mga science and technology research na ginawa po ng mga Pilipino scientists. Ayan ang sinasabi ko. Ang ating mga Pilipino ang pinaka-the best scientist. Kailangan lang po talaga ng suporta sa kanila na sa ngayon po ay ginagawa na po na nasusuportahan ang ating mga Pinoy scientists and of course, engineers. Ito pong mga innovative products na ito at mga services na dinevelop ng DOST agencies at mga regional offices
sa buong Pilipinas po yan. Sinabing regional, lahat po nandyan. Nandyan po mga exhibit from different region, yung mga products na kanila pong na-research at na mga food or everything, nandyan na po eh. Sila po ang tumulong, natugunan ang mga challenges na dala-dala po ng pandemic at ng climate change. At syempre po, sa panguna po ng ating Pangulong BBM, siya po ang nag-cut ng ribbon para po formally buksan itong exhibit na ito na nabahagi na po ng mga iba't ibang cluster na nakapokus sa economic agenda ng ating administrasyon. Sabi nga, number one, energy. Ayan. And of course, combined with transport and logistic cluster, agriculture, food security, cluster, health cluster, job creation, combined with livable and sustainable communities, and digital economy transformation, cluster environment, sustainability combined with resilience cluster, and of course, STEM education cluster and international linkage cluster. Ayan, napakadami ha. Siyempre, habang during the program proper, and witness po ang awarding of medals. Ayan, sa pamuno po ng ating DOST Secretary Renato Solidum Jr. Ha, nabulot tayo. Tatlong awardees po ang dineliver at syempre ang kanyang keynote message. Sabi nga, ang tema po ngayon eh, ng NSTW natin is Agham at Teknolohiya, Kabalikat sa Maunlad at Matatag na Kinabukasan. Ang layunin po nito ay to bring science and technology innovation closer once again to Filipino science. Sabi nga, inilalapit po natin ang science sa ating mga kababayang Pilipino para maunawaan, higit na maunawaan, kasi napaka-importante po ng teknolohiya sa ating buhay. At nga po, advocates po niyan para sa publiko ay mas lumawak po ang eksperyensa ng bawat isa. Mas surprise, ng mga positive vibes, excitement, at memorable moments no, sa ating bansa. Dahil ito pong yearly o taon-taon na National Science and Technology Week, itong ibenta ito ay nagsimula noong nakaraang Nobyembre 23 at natapos po ito ng Nobyembre 27. Kailan lang po ito? Kaya sabi na yung pong mga nabanggit nating success, makikita niyo po kung kayo po ay nakadalo last time, yung mga exhibit po, ang dami po from food technology, kung ano-ano po pa po yan, energy, nandyan po sila lahat. Pati yung mga, nandyan na rin po yung mga pre-testing, matikman nyo yung mga bagong tuklas na mga pagkain, at mga kung ano-ano pang gadget. Kaya palakpakan po natin ang ating DOST. Hey! Okay, at ito pa rin ay bahagi pa rin ng DOST dahil kasi po eh ng NSTW dahil nagkaroon po ng tinatawag na Tech Negosyo. Ayan. Babalik ka rin mga OFWs dahil eto na po ang negosyo para sa inyo. Ang Tech Negosyo. Dapat nga po kasama natin si Dr. Violeta Cunyosa. Siya po ang DOST ITDI na sana'y magpapaliwanag sa atin about Tech Negosyo. Pero sa mga susunod na araw, makasama natin siya para sa mga detalye nitong ating binabanggit na Tech Negosyo. Ano? Pero bibigyan na rin po natin ang mga konting highlight kung ano po itong Tech Negosyo na to para po sa ating mga OFWs, nilang OFWs, lahat po ng ating mga kabayan na nanonood. Tech Negosyo. Okay, at syempre po sa Tech Negosyo ay tinalakay. Ito po yung sinasabi ng bahagi ka ba ng semiconductor o microchip industry? Kailangan mo ba ang mga elaborate na testing services?
Ayan. At siyempre, pagdating po sa mga microchip, ang ating pong ADMATEL, DOST rin po ito eh. Ito po yung tinatawag na Advanced Device and Material Testing Laboratory. At ito po ang DOST National Testing Facility. Meron po yan. Ang galing po. Talaga makita nyo, advanced po talaga yung mga analytical instrument. Ito po ay para sa mga failure analysis at materials characterization. Ayan. Ayan, medyo binigyan lang natin ng ano dahil antabayan na natin si Ma'am Violeta para po makita po na natin kung ano pa po yung mga kahalagahan itong tech negosyo na to. Kasi marami pa eh. Meron pa pong tinalakay dito na yung halal. Isa lang itong binanggit natin. Siyempre, in support of establishment of the Virology Institute of the Philippines, our virtual webinar continue. Nagtuloy-tuloy po yan ng second leg na ang topic naman po ay recent advances, challenges, opportunities, and agriculture virology. Medyo ano to? Na ano to yung nosebleed. Ito po kasi yung Virology and Vaccine Institute of the Philippines, DOST pa rin. Ito po yung mga recent advanced challenges and opportunities tungkol po ito sa aquaculture virology. Expert po ang kailangan natin na i-guest din po natin dito para po maintindihan po ng ating mga kababayan. Okay, bukod po dyan, ito, napaka-importante nito. Lalo na po sa ating mga kapatid na Muslim, ang halal food. Ayan. Ito po ang halal food products na ito. Ito ba yung hanap ninyo? Bakit nyo po kailangan na maging halal yung inyong mga kinakain? Katulad ng mga snacks natin at iba-iba pang pagkain. Siyempre, dito po pumapasok ang DOST-ITDI. Meron yan, at siyempre nga, alamin natin ang mga food and snacks na certified halal. Tuklasin din ang benefits ng halal compliant food products. Dito po ay makakasama naman si Dr. Anthony Sales ng DOST Region 11 at si Ms. Elsa Falco ng Food Processing Division. So in the future, sila po ay maririnig po natin. Ngayon po ay binibigyan lang po natin ng konting information po yung ating mga kababayan kung ano tong tech negosyo. Okay. So speaking of halal, yung halal food products na ito ay ito nga po yung bago po, alimbawa po yung isang yung pong animals like chicken. Bago po ito inaano yung kinakatay tuloy. Bago po siya binadala sa ano sa slaughterhouse. Ito po ay may seremonya na dinadasalan po. Hindi yung basta-basta na lang brutalin na gagawin to sa animals na chicken or pig. Dinadasalan po 'yan. Meron po silang parang seremonya para po yung animals na yon ay sinasabing halal na po siya. Halal food na po siya. Na sabi nga eh, okay na po siyang kainin yung halal food na yon. Ayan, si Ma'am Violi pa rin po ang magpapaliwanag niyan. Ma'am Violi, kung nakikinig ka. Naging busy po siya, medyo naatraso po kasi alam niyo naman traffic po ngayon. Kaya hindi naman po siya agad nakarating on time, pero i-risked po natin siya. Napakalaga po ng tech negosyo na to. Kasi nga, negosyo. Yan ang ibig sabihin nun. Okay, at tungkol naman sa mga farmers naman natin. Pagdating sa farmers, ito pa rin pong tech negosyo ang bahagi po niyan, ano? Ito pong si Dr. Anthony Bautista, siya po yung proponent robo tractor agrotis. So, sa title pa lang, robo tractor. So, ibig sabihin, ito po yung traktora, na kayang-kayang magbungkal ng lupa
kahit walang driver, walang operator. Diba? Yung mga magsasaka natin dyan, ano? Yung mga group of farmers and organizer, founder, ito po ang kailangan ng ating mga magsasaka. Kasi yan po ay invention ni Dr. Anthony Bautista at ang kanyang team mula sa University of Santo Tomas. Ayan, dapat malaman natin to. I-guess din po natin siya, no? Kung ano yung mga benepisyo nitong tractor na ito. At kung paano ito mapapagaan yung mabigat na trabaho ng ating mga kapatid na magsasaka. Ayan! Ako, antabayanan niyo po sa mga susunod nating programa. Congratulations, Dr. Anthony Bautista! Sa naman time, ay makasama namin kayo. Napakaganda po nitong tractor na ito na re-remote lang. Walang driver, walang operator. Okay, yan. Napakarami po talagang ginagawa ng DOST, no? Ayan, yun na nga po. Yung FNRI, ito naman po yung tungkol sa food. Yung dati pong Nutriban, yung mga nakaabot po ng Nutriban, yun yung tinapay na pinamimigay nung panahon po ng Marcos, nung panahon po ng Apo Marcos, na kung saan ay libre po ang tinapay na Nutriban na pinamimigay sa mga paaralan. Kaya po yung mga estudyante na nagugutom, eh nung panahon na yon hindi po nagugutom. Kasi po, habang nag-aaral, pagdating ng recess, mayroong malaking Nutriban at saka gatas na cream. Meron din pong trigo. Yan, di ba? Walang gutom, ano? Kasi ngayon po, marami po tayong napapansin, lalo po sa mga public school, may mga estudyante po na pumapasok, pero hindi pa daw po kumakain. So, minsan, ang ginagawa na lang, natutulog na lang, di ba? Kasi, syempre, gutom. Makikita na lang ng teacher, nagugutom. Dahil siyempre, bukod sa pandemic, marami po tayong mahihirap na mga kabababayan na idinaraos lang ang pag-aaral ng kanilang mga anak sa mga publiko, sa public school, kung saan wala naman siyang bayad. Kaya ayan po, napakahalaga po ang pagbabalik. Ang pagbabalik ni Nutriban. Ang sarap-sarap po. At syempre, pagbalik ng Nutriban, mas masustansya. Mas madami ang inilagay na bitamina. At hindi lang yan, mas siksik. Paliit nga lang siya ng konti, pero siksik at punong-puno ng bitamina para sa isang batang nag-aaral. Ayan. Okay. Yan, i-congratulate nga pala natin ang ating mga farmers, ano? Ito naman po, kasi di ba ang ano ng ating Pangulong BBM eh, maibalik sa 20 pesos ang presyo ng bigas. Sabi nga niya, magiging pamasko daw niya sa ating mga Pilipino. Ito yung kanyang pamasko na magiging 20 pesos. Sa ngayon po may nabibili ng 25 pesos, 29 pesos dahil marami na po tayong mga farmers na sinusuportahan po na iba't ibang grupo na suportado ang layunin ng ating Pangulo na mga pababa ang mga presyo ng bilihin. Alam niyo po, huwag niyo sisisihin ang sino man na sabihin niyo, ba't amahal-mahal ng bilihin, amahal ng sibuyas, asukal, lahat, tumaas. Hindi lang naman po tayo. Buong mundo po ang sobrang mahal ng lahat ng bagay. Dahil nga po, bukod sa pandemic, may dumating na mga bagyo, kung ano-ano pa yan. Kaya hindi po yan control ng namumuno ng ating bansa. Yan po ay kalamidad, mga natural disaster, na kayang-kaya namang harapin, ano? Alam mo, kung ang isang namumuno ay hindi mahusay,
yung dumating na pandemic sa atin, grabe. Abay, kung hindi ordinaryong ano lang ang namumuno na parang basta ano eh, walang kakayanan o fighting spirit, baka tayo tuloy-tuloy na bumaksa. Pero ito po ay nalampasan natin, ano, dahil po sa magandang mga serbisyo, magandang pagbibigay ng mga pagkain para sa mga mahirap, kahit may mga, minsan may mga konting problem, pero nasosolve naman, ano. So, kaya nga po sinasabing, unang sinasuporta ng ating Pangulo ay ang mga magsasaka. Kaya nga po siya nakaupo sa Department of Agriculture, ay dahil gusto niyang tutukan ang food security. May mga tanong dyan eh, bakit kaya maraming nagaganap na mga krimen, mga kung ano-ano, eh may maririnig tayo na parang sinisisi ang ating Pangulo, sinasabi na, ano kaya ginagawa na itong ating bagong upong Pangulo? Bakit ang daming krimen? Alam niyo po, ang unang-una pong layunin ng ating Pangulo, at sabi nga niya, isang pangarap po na gusto niyang matupad agad, ang food security, kailangan natin ng pagkain. Pag hindi niya tinutukan yan, eh di guto, mas mahirap yan. Kasi itong binabanggit yung mga krimen na nangyayari, ang may hawak po nito, siyempre, yung itinlalaga doon, yun ang ating Philippine National Police, na ginagampanan naman yung kanila mga tungkulin, ang ating pong armed forces, yan po ang mga nakatutok sa ating mga kababayang naliligaw ng landas, sa mga teroristang nanggugulo sa ating masa, sila naman po yun. Bawat ano po yan, may kanya-kanya po yan na ibinigay na tungkulin kung anong dapat mong gawin, kung saan ka nakatoka, ikaw sa peace and security ka, ikaw sa ganyan, economy o ano. Kaya ang ating Pangulo, eh, huwag yung pangunahan. Napakaaga pa, ilang buwan pa lang siya. Kaya yung mga maangal dyan, magbasa na lang po kayo ng balita. Huwag yung parang tira kayo ng tira, na ganyan-ganyan. Tingnan niyo po, napakarami na pong magagandang bagay na nagagana po sa ating bansa. So, balik tayo dito sa Picard. Yan. Galing, Picard. Kasi po, alam niyo po, ba't pinapakita ko sa inyo to? Congratulations po kay Sir Ray Ibora, no? Ayan po siya, oh. Sipag-sipag, ano? Tagal na nating nagko-cover nitong Picard na to, eh. Siya pa rin yung nandyan, ano? Hello po, sir. At sila, Ma'am Marita, Ma'am Melvin, nakita nyo. Galing, Picard. Kasi talagang napakarami nilang nasuportahan. Ito po, number one nilang nasuportahan, yung mga magsasaka, dito lang po yan sa NCR. Yung tinatawag na, yung pamayanan, yung kabuhayan ng pamayanan, ano? Meron din silang mga base cucumber, yung mga tahong, lahat po yan. Binibigyan po nila yan ng research, no? Ito po, yung tinatawag na gulayan sa pamayanan. Ayan, food security despite pandemic. Congratulations po sa mga founder nito at sumuporta rito. Kasi sinabing gulayan sa pamayanan, kasi po, eh kung tayo, halimbawa dito tayo sa lugar natin, meron tayong bakanting lote, aba, ang gagawin natin, tataniman po natin yan ng mga gulay. Kaya ngayon po, itong mga nasuportahan na to ng DOSTP Coard, ay nako, ang ganda na ng ani, dinadayo na po sila kasi ang mura po ng kanilang gulay, napakasariwa. Inarvest po talaga sa iyong harapan. Ito po ay isa na po rito yung sa Rizal, ano? DOST Calabarzon, yan po. Nagkakandak po sila ng training and seminars. Meron pong 34 beneficiaries mula Cavite at Rizal. At ang kanila pong mga ani is tatawagin nating the quality vegetable seeds and sets of ultraviolet UV polyethylene plastic film para po sa mga greenhouses. Dinonate po ito at diniliver po sa Bukid Kabataan Center sa Barrio del Fuego, Barangay San Francisco, General Trias, Cavite. Yan, nagkaroon na po sila dyan. At maganda na po yung ani nila at dinadayo na. At yung isa ko pang naririnig na talagang ano na ngayon, yung Angono sa Angono, New Normal Farmers Association. Minsan igigis natin yung naka-i-judge dyan, DOSTP Coard Director, dyan sa Angono, Rizal. At yan po, kino-coverage po ito na ating kapatid sa media na si Miss Narisa. Sipag po niya, talagang inaano niya ito. Ito nga po, naka-completion na sila ng tatlong proyekto. Yung communal household garden,
for AS&T base, ito po, base production of vegetables and other agricultural commodities. Kung ito, lahat na tayo nakikinig ngayon, yung ating pong mga kasama sa Maunlad na Pilipinas, siyempre po yung mga chapter na kasama natin, mga OFWs na umuwi, meron po kayong bakanting lote, no? Community. Kontakin nyo lang po ang DOST Pika Art. Susuportahan po kayo, bibigyan kayo ng training, seminar para po kung paano po kayo makakaani ng mga quality vegetables. Kasi gumagamit po ng teknolohiya to, kaya napakaganda po ng malilikha ninyo na greenhouse. Sa ngayon po, ito pong sa angono na to, dinatayo na sila. Talagang parang na rin po silang palengke na nandun ang mga fresh vegetables na mabibili nyo na sa murang-murang halaga. Ayan. Kaya kung kaya po nila, kayang-kaya nyo po. Kaya nyo rin po. Sipag lang po yan. Kaya nga sinasabing walang nagugutom sa taong masipag. At ito pang mga nabanggit natin ay initiative po ito ng pagkain at kabuhayan sa pamayanan. Component po na ito ng Galing Pika Art Contra COVID-19 Program. Palakpakan po natin ang TOST Pika Art. Yan, mga magsasaka sa pamayanan lang, ano? Meron na po silang ganyang kagagandang garden. Meron na silang bukid na maliit. Dati mo kasama, babalik at babalik ka rin. Okay, ayan. Sana po ay marami kayong natutunan sa ating tinatalakay. At syempre po, nag-iisa tayo. Iniwan tayo ng ating Miss Jeline. Pero siya naman po ay wala dahil meron po siyang mga importanteng bagay. Kasi ang ating pong partner is siya po ay isa pong coach, no? Life coach. The youngest, sabi nga, pero tumatanda na yung ating partner. Malapit ka nang hindi tawaging the youngest international life coach. Kaya habang bata pa, sige lang. grab the opportunity na talagang sabi nga, itong ating partner na si Miss Jeline, hindi lang pang Pilipinas, pang ibang bansa pa talaga. Hindi lang po siya dito kilala sa ibang bansa, kilala rin po siya bilang life coach sa mga hindi nakakaalam. Siya po yung bumabasa, hindi po siya manghula. Ito po yung pinag-aralan niya sa napaka matagal na panahon. Pinag-aralan po niya ang kanyang kaalaman, hindi po siya yung bumabasa ng baraha sa tabi-tabi na meron lang lamesa. Signature reader din po siya. Binabasa niya ang iyong sa pamagitan lang ng iyong pirma, nababasa niya kung ano yung magandang future para sa iyo. At siyempre, ngayon naharap siya sa isang competition sa nagaganapin po itong mga araw na darating. Suportahan po natin ang ating partner na si Miss Jeline. At hindi lang po yan isang life coach, negosyante po rin siya. Marami po siyang business. Ayan. Pagka gusto niyo ng mga advice, consultant about business, or gusto niyo malaman kung paano kayo suswerte sa inyong negosyo, pwede niyo pong kontakin si Miss Jeline. Actually, napakarami na po ni Miss Jeline ng mga na client, mga successful businessman, na mga nasa mall, mga iba't ibang negosyo ang na-coach niya na ngayon na itagumpay na, magagaling na sila sa business. Kaya Miss Jeline, ha, bigyan mo ng pansin na bisitahin yung Abocado, Villa Abocado Resort na matatagpuan sa Pansol. Tingnan mo kung yung successful, kailan magiging more successful ang Villa Abocado na matatagpuan sa Pansol Resort. Ito po ay Warm Spring. Enjoy and relax sa scenery, sa beauty ng Mount Makiling, that side. And the other side is Laguna de Bay. Ayan. At doon naman ang swimming pool sa kabila ay other resort. Yan po ang Villa Abocado Resort na ang nagmamanage po ay ang inyong lingkod. Ayan. Okay, palakpakan po natin ang mga taong naging matagumpay sa kanilang mga ginagawa.
At siyempre po, ayan, sa ilang minuto na lang po natin, maraming salamat po sa ating technical side. Thank you so much kay Commissioner, Chad Commissioner, Dr. Adamat. At siyempre po, ang PICA-RDOST, ang National Science and Technology Week sa bumubuo po ng buong DOST region. Congratulations po sa inyo. Talaga napakalaking tulong nyo sa ating bansang Pilipinas. Mabuhay po kayo. Keep up the good work. Okay. Pasamantala na po tayong magpapaalam. At syempre po, na-miss natin ang ating partner. Panoorin niyo po lahat ng nanonood ang mga programa sa DWWD. Ito po ang inyong likod, Terry Alpha, para sa programang Buhay OFW ngayon. Maraming salamat po.